Hi guys, welcome back to my channel and welcome to Kepweng Show. Kepweng talaga yung boom. Lagi na lang pag magbi-video itong bra, kahit anong bra, I don't know. Sakto naman siya pero laging bumabawa. I don't know why. Bigyan niyo nga ako ng tip guys kung anong dapat. So by the way guys, welcome back to my channel and ayan, meron tayong look na actually hindi naman to tutorial kung hindi magkukwentuhan tayo ano bang nararamdaman ng isang katulad ko na chubbylita or ano ba yung feeling ko na may naririnig ako na kung ano-ano sinasabi ng ibang tao. Yun ang pag-uusapan natin, paano ko nakekerry yung mga ganong naririnig ko at yung pa eh, dapat nating pansinin. So, by the way, guys, mag-lotion mga muna tayo ng kamay. Ako talaga, addict talaga ako sa sa lotion ng kamay. So, yan, due na ba yung finish natin? Ay, medyo basa-basa pa yung kabilang side. Yan. Ito, medyo basa-basa pa to. Ito, tuyo na. Pero maganda. Kasi tinry ko yung ano dewy finish ng Milani. So, ang ito yung mga ginamit ko ngayon muna. Sa aking kilay, yung aking Anastasia na duo. And then, eyeliner, MAC. Tapos yung aking mascara is by Smashbox. And then, dito sa aking Cutex. Itong aking nail polish is from, ito is limited edition ng Catrice. So, this is matte effect. So, ang ginawa ko, nakita ko talaga parang super matte talaga. Hindi ko feel parang cemento yung nakikita kong kamay. So, nilagyan ko pa rin ng, yung natural. So, kaya medyo may shining, konting-konti lang. And then, on my face, ang foundation na ginamit ko, itong Fit Me Maybelline Luminous siya. In shade number 225. Ito siya, guys. So, while ako nga is combination skin talaga ako, I prepared na talagang luminous ang gamitin kong foundation. And I love the Mary Kay Luminous Foundation number 8. Alam na alam ko ang aking shade sa Mary Kay. And I really, really love it. So, hintayin nyo na lang guys. Maybe one of this day or magkanuli tayo ng Mary Kay product. So, ayun guys. And then, ito yung ginamit ko sa aking eyeshadows. Yan, konting-konti lang. And then, ito nga, parang nireview ko na itong Milani Make It Do setting spray. So, before you use it, you have to shake it. Normally, yung ibang setting spray, you don't need to do that. So, ito, you have to shake it. If you want to shake it your body, you can do it also. So, yun guys, sa madaling salita, ang pag-uusapan natin is, yun nga, paano ako, nakikerry ko yung mga sinasabi ng tao, ang taba mo, ang ano mo. You know, guys, ang sa akin na lang, oh by the way, yung akin lipstick is itong Lip Couture ng LA Splash. Ito siya guys, ang ganda ng packaging. Pero, ito siya oh. Nakakatakot yung ano. Pero ang ganda ng packaging niya. Ganito siya ang kanyang shades. So, ma-brownie. Yan. So, ang ginawa ko kasi is while ang ginagamit ko nga is yung laging lip liner ng MAC na Spy. So, parang nag-iba rin yung shades niya. Hindi siya masyadong dark na super brown na ano, sa yung lip tint. So, yun guys. Ito lang masasabi ko. Pag-usapan natin, ito is being honest and sa totoo lang na marami ako naririnig and yeah, I'm trying my best to lose weight, you know. Oh, by the way guys, I'm sick again. So, today, ngayon lang ako nagka-voice. Pero since Wednesday evening, ayan, wala na talaga akong boses. So, ngayon na lang. So, pasukan na naman tomorrow. So, ayun guys, balik tayo sa ating usapan bago pa tayo maglobat at nakikita ko nagbiblink na. Alam mo guys, kahit naman ang anong gawin nating maganda sa ibang tao or kahit ano yung ating
yung ating panlabas, laging may nasasabi ang tao. Laging may nasasabi ang tao. At yung mga tao na may nasasabi sa'yo, sila yung mga tao na sa aking palagay maraming kapintasan. Sa aking palagay, hindi sila masaya sa buhay nila. Yan yung number one talaga. So, yun pala dapat, hindi sila masaya sa buhay nila. Kaya nagkakaroon sila ng time na tumingin o pumuna sa ibang tao na dapat yung sarili nila ang tinitingnan nila. At ano pa ba? Yung mga tao na feelinggera, alam mo yung feelinggera na feeling nila maganda sila, feeling nila sexy sila, yun yung tingin nila sa sarili nila. Yun yung tinatawag na GGSS, gandang-ganda sa sarili. So, wag tayong ganun, guys. Nobody shame. I don't care. Alam mo, ako is merong ganito. Hindi ko inaano yung mga single, mga wala pang anak, pero yung kanila mga katawan is dahil pa yung may anak. Hindi magandang attitude yun. Nabigyan natin ng pansin yung mga ganun po na. Ang aking ibig sabihin is, ako man ay lumaki, at least ako ay meron ng dalawang anak, masaya ako sa buhay ko. Yung kasama ko sa aking buhay ay kontento. Kontento rin ako. And alam mo, panlabas lang yan. Bakit hindi natin tingnan yung panloob? Yung kalooban ng tao. Wala na yan. Dapat ngayon, millennial na tayo. Kumbaga, dapat very open-minded tayo. Especially sa mga Filipino. I'm a Filipino also. Pero most na makikita mo sila na talagang sila yung narrow-minded. Sila yung, ay bakit ganun? Ay ganun? Come on, guys. Marami na ako narinig. Una, nasasaktan ako. Nasasaktan ako, tao lang naman tayo. And then, parang noon ang question ko is, inaano ko ba sila? Or parang, anong paki nila? Kumbaga is, ako, okay lang sa akin na kung yung magsasabi nun sa akin ay talagang kurba na Coca-Cola. Pero pagkatulad ko rin lang naman, as mas pa, parang, hello, tingin ka muna sa sarili mo, manalamin ka. Manalamin ka. And then, ano kasi, pag ganyan tayo, yung ipapakita mong vibes sa bahay, iba ang dating. Hindi lang ikaw yung maapektuhan. Maapektuhan yung mga kasama mo sa bahay. Lalong-lalo na yung mga anak mo, kasi nakikita nilang ganyan ka. Pero pag alam ng mga anak mo na masaya ka, masaya rin sila. Sila pa yung magsasabi sa yung na, ma, pabayaan mo sila. Ma, latmar. Alam mo dito sa walang, latmar, ma. Ganyan. And I'm happy na kahit mga bata sila, kaysa sa akin, is alam nila, hindi sila nagsasalita na ganito, ganyan, ganyan. Hindi sila nagsasalita, kundi, ma, alam ko na yung utak mo ay nakalagay pa sa ulo mo. Diba? Kasi yung iba, siguro yung utak nila nasa puwet na or nasa shoulder na nila or mababa yung utak nila. Ganon. Hindi ako nag-aano, guys. Pero dapat, ano tayo, sensitive tayo sa ating mga bibitawang salita, sa ating kapwa, lalong-lalo na yung kapwa mo is wala namang ginagawa sa yung masama. Diba? Normal sa tao yung minsan wala pang ginagawa sa yung masama, ang bigat na ng dugo mo. I think, ikaw yung may problema. Hindi yung taong kinaasaran mo. Yun. Meron talaga ako, nararamdaman ko din yung minsan, pero ang ginagawa ko is erase. Kasi, hindi ko pa siya kilala. Wala sa akong ginagawang masama yung tao. Okay naman siya. Kaya nga ngayon, sa lahat ng mga natututunan ko, as soon as possible, gusto kong maging vocal na lang. Kasi ako kasi is lagi ko nga iniisip yung damdamin ng ibang tao. Pero siguro mas nanaisin ko na maging vocal na lang. Kaysa hindi naman vocal na makasakit ka ng damdamin ng kapwa mo. Maging ano tayo, makatao naman. Huwag naman ganon.
Hindi ako noon, nung may nagsabi sa akin na baboy ka, ang sakit yun, ang sakit. Eh, kumbaga, ang baboy ko na lang, kung ako baboy, ikaw nagpapababoy. Alam mo, yung ganting galit ka rin. Pero at the end of the day, noong mga time na yun, na-realize ko na hindi dapat patulan yung mga ganong kabababang tao. Hindi ko sinasabing educated ako, hindi. Wala yun sa pinag-aralan. Kasi kung ikaw is makatao ka, madali ka maka-appreciate ng kapwa mo, hindi ganun yung magiging reaction mo sa isang tao. Naiintindihan ko yung ibang tao na sinasabi nila, inaasar ako dyan, wala pa sa akong ginagawa, asar na ako. Naranasan ko rin yan, guys. It depends kung paano mo ano na lang sarili mo na, o sige, hindi ko pa siya kilala, naaasar ako. Sino naapektuhan? Di ako. Kasi asar na asar ako. Siya naman hindi niya alam na asar ako. So yun yung sinasabi ko na gawin natin positive. May mga negative talaga, guys. Pero if you take it positive, iba na yung pananaw ko ngayon eh. Ako is, hindi ako silosang tao. Lumaki ako sa hirap. Siguro mga kabataan ko, grade 6, ganyan. Yung mga kaklasik ko may baon, ako wala. Ay, gagawa ko ng paraan para magkabaon ako. Ang gagawin ko, ang dami namin ng puno ng bayabas. Akyatin ko yung bayabas, nakalagay sa palda ko. Bebenta ko sa mga kaklasik ko. Kung yung mga kaklasik ko napapanood dito, makakapagpatunay sila na talagang namumutok yung mga bulsa ko, tsaka yung palda, yung uniform ko, nakaganon, nakaganyan, ganyan. May daladala akong bayabas. Tapos, maraming kangkong, madaling araw, papadala sa amin ng nanay ko sa talikapa, nakakahiya. Pero pag-iisipin mo nakakahiya, magugutom ka. Eh, ako noon, kilala na ako sa amin, ay, galing niyang kumanta na yan sa TV, ganyan, ganyan. Pagdadalhin ako ng nanay ko ng kangkong sa talipapa, nakakahiya kaya. Pero pag-iisipin mong anong kakainin namin, eh yung nanay ko na nga yung nanapas nun, siya na yung nagtali. Ang gagawin ko na lang naman, tsaka yung isa, yung kapatid ko, eh, dadalhin lang naman. Hindi mo na yung, bili po kayo, hindi na, kasi may pagbabagsakan ka na, dadalhin mo lang talaga. So, pag nabagsak mo na yun, palitan na ng bayaran, ayun, bumili ka na ng bigas, bumili ka na ng ganyan. Sa totoo lang, guys, hanggang ngayon, hindi ko naranasang magselo sa ibang tao. Lagi akong iniisip ko na lang is, ganito na lang, total, lahat tayo nandito sa Netherlands, lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo nagpapakahirap. So, kung ano man yung nakakamit ng ibang tao, isipin nyo na lang na pinaghirapan yun. Hindi yung pinulot, hindi yung hiningi ng kung saan-saan. Kumbaga, wala na tayong pakialam doon. Kung tayo, isang gagawin na lang natin, matuwa na lang tayo, di ba? Iba yung magiging ano mo sa sarili mo. So, hindi ko naranasan. Ako, alam ko, nagselos lang ako. Sa tatay ko pa nga eh. Kasi tatay ko is nakilala ko 6 years old na ako. Hindi ko nga siya kilalang tatay ko siya. Kasi nga noong mga panahon na yun, wala yung nanay at tatay ko. So nakita ko siya 6 years old parang sa isang family gathering. Tama bang sabihin gathering kasi may namatay sa aming pamilya sa side ng tatay ko. So doon ko lang siya nakilala. Tapos yun, after noon, nasunda na nga yung bunso ko ng kapatid. Pero mula nung dumating siya sa bahay namin, sa buhay namin ulit, yung tatay ko kasi magaling kumanta, magaling sumayaw, silang magkakapatid, magaling. Yung pagka may party, yung Christmas party, siyempre kakanta ko, tapos daddy ko talaga maboka din eh. Yung may sasayaw siyang babae, tango, ganyan-ganyan. Ay, Diyos ko po, ang sama ng loob ko. Iniiyak ko talaga. Umiiyak talaga ako. Papasok ako ng banyo, tapos iyak ko. Yun yung alam ko na nagselos ako. Yun. Yun talaga, guys. Kahit nung high school, may naging boyfriend ako. Yung unang boyfriend ko is
Hindi ko naranasan, mapwera na lang nung naagaw. Babalik na naman tayo. Pero wala na yun. Naagaw ng best friend ko. Yun yung masakit. Akala nyo, kwento-kwento lang yan. Naranasan ko rin yun. Nagalit na galit ako na parang sabi ko, maghirap sana kayo. Yung sa sarili ko lang kasi hindi ko malabas. Hindi ko talaga malabas. Tsaka parang sa akin is, wala na akong magagawa eh. Gusto nila akong kausapin, pero sa akin kasi wala naman pag-uusapan. Nasaktan na ako noon eh. Ano ba naman yun? Ano, naglulukohan pa ba? So, sa akin is, inaccept ko na lang na ganun. Pero nung una, galit na galit ako. Ang dami kong iniisip na sana hindi sila magkaayos, sana maghirap sila. Pero, ano rin, anong, hindi ako yun eh. Hindi ako. Sabi nga sa kasabihan na, huwag kang mangako pag masaya ka. Huwag kang magdesisyon pag galit ka. Totoo yan. Yung iba, o sige, punta tayo doon. Kasi ba, nagkita-kita, saya-saya, saya-saya. O sige, bukas ulit tayo ha. Hindi naman matutuloy. Kasi nga, masaya ka lang. Kaya huwag kang mangako pag masaya ka. Kasi kung, hindi talaga maganda yun. Tsaka yung, pupunta ako doon, susugudin ko siya. Pinipigilan ka na na huwag mong gawin. Kasi, huwag mong gawin. Kasi mamaya, pagsisihan mo, ganyan-ganyan. Madaling gumawa ng action, paggalit. Pero yung consequences niya, dapat iniisip din na pag ginawa ko ba yun, bida ako. Hindi ba? Pag ginawa ko yun, mas lalong nakakatawa ako. Yun na lang. Dami kong natutunan, guys. Marami na. Kaya, ang ano ko lang is, sana lang, yun sa end of my vlog, lagi kong sinasabi na, magmahalan na lang tayo. Yun lang naman talaga. Yun na lang. At saka, may mga tao talaga na hindi mo kayang i-please. Wala tayong magagawa doon. At saka, ayun, be matured enough. Lalo na kung alam mo talagang matured ka na, dapat ginagamit na yung utak. Hindi na yung makarinig ka lang ng ano, react galore ka. Huwag ganun. So yung guys, marami ako na rin. Diyos ko, eh, kung sabihan man nila ako mataba, naranasan ko na maging sexy. Sorry guys. Pero hindi yung basihan ng pagiging tao. Hindi basihan yun. As long na hindi ka nakakasakit ng tao, wala kang inaapakan tao, makatao ka, okay na yun. Magaling kang makisama. Kumbaga, pag may gulo yung iba, makinig ka na lang, huwag ka na lang makisawsaw. Kasi alam mo, pag may gumit na dyan at sumaw sa'yo, yun yung malaking gulo. Kaya, pag may narinig ka, pasok sa tenga, labas sa kabila. Pag yung isa dumaldan, pasok din, ganun din. Huwag ka na yung maghahatid, para maghahatid balita, yung huwag nang ganun. Pakinggan mo sila pareho, at least naririnig mo yung mga side nila. Okay na yon. So, yun lang guys. Sana, may kwenta ba itong mga pinagsasabi ko, pero, sana lang guys, yun lang. Magmahalan tayo lahat, at, love, love, love. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye!